Okay, we're back. So we apparently are getting quite a number of texts, for especially regarding agriculture. So let's deal with some of these texts now. From 0916-736-1553 from Ed C. of Pasay. Paalala ko lang sa ibang magte-text po. Please make, give your name and where you're from. How can we make our agriculture become more aggressive when our farmlands are becoming commercial lands? At ang mga farmers natin ayaw na mag-till ng land kasi wala nang lupang sasakahin at kung meron man, kulang pa ang kikitain nila pambili ng pagkain. Well, you know, Ed, that's brother Ed, that's why I mentioned that a little bit earlier that the government must focus on trying to improve incomes and be able to relate support prices to yields, hectareage, etc., and inputs in order so that the yields might go up. Now, of course, part of the problem there is that the support price has got to be realistic and it's got to be adjusted according to the economic conditions of the country as time passes on. It cannot become static na ang support price mo is 15 years ago or 10 years ago. I mean, you've got to become realistic. But of course, the greater part ought to be that the farmers ought to be able to bring their produce to market themselves. Oh, so the question now here is, maybe somebody has to organize the farms so that and the farmers so that they can form what we're going to call cooperatives for purposes of post-harvest storage facilities, marketing the products that they have, etc., providing a kind of even supply throughout the year. Hindi yung first 3 months, ang bagsak na bagsak ang presyo. Next 6 months, kataas-taas naman ang presyo. So para mawala yun, to try to even that out, a lot more proactivity in terms of cooperatives is probably going to help to stabilize prices and to make sure that the farmers get a decent return for their efforts. Ngayon, diyan, pwede naman tingnan natin na sa isang kooperative ang yan, kailangan papayag din naman yung magsasaka na, okay, whether it's 1/2 hectare, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, ano man ang sinasaka mo, kailangan meron tayong specification with respect to ano ang iyong aanihin. Kung palagay mo, ikaw ngayon umaani ng 50 kaban bawat ani sa lupain mo, dapat siguro next year sasabihin, sige, ngayon ang target mo, kumita ka ng hindi lang 50, kung hindi 60 kaban ng bigas o 70 kaban ng bigas, ano ang kailangan mangyari? Kasi madalas, tulad nung sinabi ko sa inyo, problema dyan, ay wala po kaming tubig eh. Naghihintay lang kami pagka umulan. Pagka namang bumagyo, wasak naman yung aming tinatanim. So, paano ba natin makokontrola ang daloy ng tubig para ito ay magiging katulong ng magsasaka, hindi kaaway ng magsasaka? Yung kakulangan ng ating foresight, ng pamahalaan at saka ng mga local government units to think in terms of 1 year, 2 years, 3 years, 10 years from now, so that magkakaroon ng maraming water catchment areas pagka bumabagyo at saka yung kanilang mga kabundukan, hindi nakakalbo. Eh, kayo din naman ang nagpapayag dun sa mga taong pakalbo nyo yung mga bundok na yan. Eh. Kanya yung mga naninirahan sa tabi ng bundok, itigil lang natin siguro yung kaingin method. Ha? Dapat naman yan, putol ka ng puno, pwes magtanim ka ng 3 o 4 o 5 para ipalit dun sa iyong kinuha. And we have to be able to implement it. Dito mo makikita ang seriousness ng local government units at ng pamahalaan to make sure that the farmers are able, in effect, over time, to increase. Kasi hinihintay lang yun, ayaw naman nila yung taon na lang ng taon, ganun kinikita. Nagmamahal ang presyo, pero wala naman, hindi naman nadadagdagan ng kita. Kailangan yung kanilang kita doon ay tumataas din. But because of productivity improvements, and yield improvements. Para sa ganun, hindi yung parang sinasubsidize mo lang, maski na walang ginagawa. Okay? From 0926-624-2769. Good evening. Mayaman tayo sa natural resources. Bakit di na lang natin pagyamanin para di tayo umasa sa ibang bansa? Dapat mag-export pa tayo ng ibang produkto natin. Huwag lang saging. Let us maximize the use of our natural resources. Diyan tayo mayaman. Eh, yung binabanggit ko kanina kapatid, lalong-lalo na tungkol sa nyug, ating coconut industry. Somebody's got to be able to sit there and work out a proper economic model kung ano ang gagawin at ano ang kaya, at saka kailangan isang agronomist at saka isang product designer para makita kung paano natin magagawa yung ibang bahagi ng nyug
Para ito yung lalakit, pagkatapos magkaroon ng added value, pagkatapos makagawa tayo ng mga additional uses. Like for example, sa bigas, yung ipa, anong gagawin doon? Pakakain lang ba sa baboy yun? Hindi po, yung ipa po, pwedeng gawin, marami tayong magagawa tungkol doon sa ipang yun. You can then make it into almost like charcoal bricks. You can use it for building efficient fires. But there are many, many things you can do about many, many agricultural products. Number three, anong pwede nating itanim dyan para maging mas maganda ang kalusugan ng Pilipinas? Ang dami man yan, dami-daming may sakit dito. Sige, magtanim tayo ngayon ng mga healing plants. You know, yung pitak, naggawa na sila ng, meron ng libro doon, nakalagay na roon. Ang dami-daming mga halaman po na napakaganda ng mga health benefits. So, yan po, kailangan din nating tingnan. Yes, I guess you're right in what you're saying. The potential in this country is great. But you know, we've been saying that now for over 50 years. Is there anything much happened? Not enough. This is the problem with us. We are a nation of constantly unfulfilled expectations. From 0908-279-0649. Sir, I'm Chito Varquez of Clarín, Misamis Occidental. 40 years in farming. Problema, walang programa sa rice production, especially in Mindanao. Very low ang government support. Ang price ng NFA, Ramos time pa. Well, hindi po akong pumupula. Ayan, nadidinig nyo from somebody in Misamis Occidental calling on the Secretary of Agriculture. Well, you've got a lot of work to do because Mindanao can very well feed almost the entire Philippines if only their lands were properly and effectively used to produce things that are useful for men in terms of their own diet, in terms of their own health, in terms of their own livelihood. Alam po ninyo, napakadaming mga idle lands sa Mindanao na marahil dapat pong gawin, hindi lang sa pagtatanim ng saging o asukal o bigas. The fruit industry in Mindanao must be cultivated long beyond bananas so that we can begin to export. Yan lang pong guayabano, naku po, katakot-takot ang demand yan as a tremendous cure for cancer. So we should try to build more guayabano trees or plant more guayabano trees. We can't build the tree, we can plant it para ma-harvest natin yung bunga. Then we can go into allied industries that will then extract the sap or the extract of guayabano, and then maybe what they can do is put that either into a drink or into a liquid form or into a tablet form if it is dried, etc., etc. So yan po, marami tayong magagawa kung if we will use our imaginations. From 0946-484-6234, paano po yan magagawa na halos lahat ng naghahawak yon din po ang naglalamang? Kayo na lang po kaya ang gumawa para sigurado. Alam po ninyo, kanya-kanya tayong ginagawa. And as far as I'm concerned, itong aking gawain is just to be a gentle reminder sa mga tao at saka sa pamahalan kung anong dapat nilang gawin at kung anong dapat natin gawin sa ating buhay para tayo ay maging masagana, mapayapa, at ang asal natin ay maayos at tama. Okay? So, kanya kailangan po din, ipapadalangin natin ang mga pamahalaan, ang mga bahagi ng pamahalaan. Alam po ninyo, mabuti dyan, puntahan ninyo yung mga LGU ninyo, yung mga department secretaries or undersecretaries or other local representatives in your area. Tell them, hoy, pinapadalangin namin kayo na gagawa kayo ng tama at mabuti. Baka sakaling makonsyensya, iwanan natin sa Panginoon ang pagbabago ng kanilang asal at ang kanilang karakter. Okay? So yan po ang ating nakikita sa industriya, nakikita natin sa agrikultura rather. Napakadaming problema. Alright, from 0930-827-0919, Jenny of Samar. May tulong para sa mga magsasaka na cash dito sa probinsya namin, galing sa Department of Agriculture. Pero hindi naman binibigay sa tunay na magsasaka. Alam po ninyo, yun nga ang problema, sapagkat maski na yung conditional cash transfer, the fear of most people was, makikialam na naman ang mga local government officials. Pagkatapos, sinong makikinabang? Hindi yung tunay na nangangailangan, kung hindi yung mga bata ng mga politiko. Of course, that is one of the problems. The second problem is, okay, bibigay ka ng ganitong pera, wala ka namang hinihingi sa kanila, liban sa papuntahin yung bata sa eskwelahan.
Tinuturuan mo lang na maging umasa sa pamahalaan ng gusto sa lugar ng magsikap ng sarili kung paano nilang kayang baguhin at ayusin ang kanilang kalagayan. Hindi naman tayo naniniwala na wala silang magagawa para sa kanilang sarili. Marami dyan, alalaman ko, nag-umpisang magsasaka, natapos na medyo maginhawa sa buhay. Hindi naman ibig sabihin ngayon, kung magagawa ng isa, siyempre itisipin ko, di kayang gawin ng lima. So dito natin kailangan tingnan din ang ating sarili, look within ourselves to find out, ano kaya pwede kong gawin dito para mas gumanda ang aking kalagayan? And I will not, you know, I will not agree that walang potensyal ang ating mga magsasaka. Meron. But of course, kailangan mabago din ang attitude ng magsasaka na hindi naman masyadong negatibo or defeated ba, parang talunan na lang ng talunan ng mga magsasaka. Parang wala nang pag-asa sa buhay. Abay, kung wala kang tiwala sa sarili mo, paano kang magiging masagana? Nasa sa inyo po yun, yung maraming dyan. Kasi mahirap din naman kung aasa lang tayo sa pamahalaan. Hindi kaya ng pamahalaan malunasan ng lahat ng problema ng ating bayan. Hindi po makakaya. Kanya dito kailangan yung partnership po ng taong bayan at saka ng pamahalaan maging malinaw. At ang taong bayan na aware at nalalaman ng ginagawa at nag-iisip, pwede rin maging check para hindi umaabuso ang pamahalaan. At kailangan nagkakaroon ng feedback mechanism para nalalaman na, yung ginawa mo ito, mali. O ginawa mo ito, hindi tama. Baguhin mo. O ito hindi nagtatrabaho, baguhin mo. Huwag intayin na makaraan ng ilang taon bago sabihin, mali naman kasi ang ginawa ninyo . Ayan. So, dito natin nakikita na mahalaga dito ang konsultasyon ng pamahalaan sa taong bayan. Hindi naman yung taong bayan lang ang nakikinig na lang parati at yung mga may kapangyarihan ng dikta na lang ng dikta kung anong gagawin. Ala, hindi pwede yun. Kailangan it's a constructive, creative, proactive partnership between the people and many of the people in the local government units as in representation of government together with other the line departments and agencies. Okay. Alright, magbalik po tayo sa ating pag-uusap tungkol sa ating ekonomiya. Yung kasi nabanggit natin dito din sa questions, na marami na lupa ngayon na agrikultura kino-convert into commercial. Alam ko na dati pa racket na yan ng DAR, yung conversion from agricultural to commercial or industrial. Tapos ang nagiging dyan, certified, no? This is not arable land. Convert. Make it into a golf course, make it into a subdivision, make it into this or that. Alam natin racket yan. Medyo balita ko, medyo malaking pera lang kakapalitan dyan para lang matapos ang conversion. Ngayon, siguro medyo naghihigpit sila. Ang nangyayari naman, tumatagal naman ang gusto ang proseso. So that maski na very obvious na talagang hindi pwedeng gamitin sa agrikultura yung lupa, gagawin na lang subdivision. But, you know, even non-arable land, yung lupang hindi masasaka, pwedeng gawing masasaka, kailangan lang lilinisin, aalisin mo ngayon yung mga bato at lahat para magagamit. A little bit of creativity. Alam mo, hindi naman question kung gano'ng kalaki ang lupa mo, ganun lang. Alam po ninyo, ito'y pinatuyayan ng bansang Israel. Kung paano sila nakakapagpalago ng mga halaman, mga punong may bunga, sa maliit na espasyo. Kanya po, huwag po kayo mawawala ng pag-asa doon. Tapos, hindi maraming tubig ang ginagamit. Bakit? Abay, tiba pa ito yung kanilang pinalalaki ang mga tinatanim nilang yan. Abay, saan? Sa disyerto. Ayun, nairoon lang silang mga tubo doon na nilalagay nila sa ugat, malapit sa ugat mismo ng halaman, pagkatapos na drip method lang ng tubig. So, konting-konti. Alam mo, sabi sa akin ng isang banyaga dito na involved siya sa mga plants, no? Ang negosyo niya yung pagbebenta ng mga halaman. Alam po, sabi niya, ang pinakamalaking problema dito sa Pilipinas, overwatering of plants. Nga daw, napakadaming mga halamang nagkakamatayan kasi sobrang daming tubig. And masyado tayong matubig. Kasi dati, lumaki tayo na parang ang laya-laya ay water everywhere. Gamit tayo ng gamit. Wala na tayong iniisip. Yung pala, ang science ng raising up plants and other agricultural products, you don't need that much water. Now, there are some plants that need a lot of water, lalo-lalo na kung nagtatanim ka ng palay o ng bigas.
Yes, of course, are there yung mga rice paddies, kailangan it has sufficient water. But there are many, many other plants that can be raised with a little bit of a greenhouse, pagkatapos, konting-konting tubig lang. Okay? Here's another text that's come in, 0909-882-6502. Why is it that the government give more privileges to the foreign livestock business compared to the domestic one? It may pull down our local investors in the livestock industry. This is Ellen from Negros Occidental. Alam po ninyo, dalawang problema dyan. One is the problem of globalization, where, because we are signatories there, ang nangyayari dito is to remove the tariff barriers between a product or animal part, an animal that is grown here and then imported here. Yan ay malaking problema, lalo-lalo na sa baboy. Ha? Pag-import natin ng baboy at saka ng manok, chicken parts na. Because there are such big farms, chicken farms, for example, in the States, they can afford to sell chickens at a very, 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 very competitive price, sometimes even lower than the price at which it is grown here in the Philippines. Now, the second thing then, of course, is the lack of transition programs that will enable our chicken farms to either become more productive and for somebody to study, ano kaya ang scale na mabuti para sa ganung mga klaseng activities to make it economical so that they can really compete on a worldwide basis. Hindi na po kasi ngayon uso yung maglalagay ka ng pader ng tarifa para pangalagaan yung negosyo na nandito sa loob ng bansa mo in the face of globalization. The implications of globalization are very severe, but at the same time, I think eventually that will begin to be moderated and swing back the other way because even the big industries and the big nations are doing things now that they nobody dreamed that they would do in protecting their own businesses. So, yan po ang ating kailangan makita dyan. Kanya lang, sabi nga nila, size makes might. Napakalaki nila, maliit lang tayo. And the market in the Philippines is not big enough for us to be able to sustain some of these things. This is why I'm saying, palagay mo if Thailand or Vietnam can produce rice much, much less than our Filipino farmers, why should we support them? If they are not willing to change their methods to make it more efficient para gumanda ang ani nila, para makapag-compete sila, eh parang nagtatapon tayo ng pera para sa kabibayaan ng kaunti. Aba, eh hindi naman din pwede yun. Dito yung sinasabi ko na kailangan, aayusin din natin ang pananaw at practice ng ating mga magsasaka dito sa ating bayan o dun sa mga negosyante natin na pumapasok pagpapalaki ng mga manok, pagpapalaki ng mga baboy. And most of our baka yan, but it's a nascent industry. Very efficient kasi ang mga baka business sa ibang bansa so they can afford to ship out cattle meat very, very inexpensively compared to the Philippines and so much better quality. Yun po ang problema na dilema na tingin ko hindi malaman ng gobyerno kung saan sila kikiling. From 0915-235-7536, tanong ko lang po, yayaman pa kaya ang Pilipinas? Bakit mo naman natanong yun? We are a rich nation pretending to be poor. Poverty is a matter of attitude. Alam mo, kasasabi nga lang, yaman natin sa natural resources. Bakit, maski na mayaman tayo sa natural resources, kung ang mga tao naniniwala na sila'y pulubi, eh talagang walang mangyayari. This is why attitude at saka yung nilalaman ng kalooban mo napakahalaga. Pag ikaw na wala ng pag-asa sa iyong sarili at tingin mo wala ka nang magagawa para sa iyong sarili sa buhay mo, you are no longer living, you are just existing. From 0916-160-9425. Good PM. This is Joseph from Valencia, Negros Oriental. May kasabihan na. The farmers are the backbone of our country. Pero what happened to our farmers? Bawi gastos lang kasi, no good price ang produkto. Okay. In terms of number, yes, they are the backbone of this country. More people are involved in agriculture than in industry. But, and this is something that we must all remember, they must also learn how to help themselves and not simply rely and wait for the government to give them handouts. Matuto tayo magsikap ng ating sarili. Bada tayo ng ating buto at sa ganung paraan po
uunlad tayo. Kaya sinasabi ko, hindi pwedeng iasa lang sa pamahalaan niya. Kailangan kasama tayo. Kabising, kakapit-palad tayo dito sa pag-uunlad ng ating bansa. Okay? And it can be done. And history has shown that that can be done unless the people give up on themselves. From 0933-391-7223. Good PM, sir. May lupain yung uncle at aunt ko. Silang dalawa patay na at walang mga anak. Pwede ko ba applyan for ownership yung lupain, iniwan nila? Hindi ko po masagot, hindi ko alam kasi kung namatay yung magulang ng may-ari ng yung may-ari ng lupa na meron siyang last will and testament. Kanino niya ipinamana yon? Now, what you can do is you can apply together with other heirs, not mandatory heirs, but collateral heirs na kapareho mong kalagayan. I guess all of you can join for a petition to try and see if you can get those properties back. Kasi kung talagang patay na yun at wala namang anak, walang direct, baka meron namang mga kapatid, baka meron namang mga pinsan. And I think if you consult a lawyer, and you have to consult a lawyer, malalaman mo kung meron kang legal standing in order to claim all or part of the lands of that couple that died na wala namang mga tagamana, na mga anak. Okay? So, consult a lawyer. I am not a lawyer, but out of my own general knowledge of some provisions of law, non-mandatory heirs like children, boys and girls, etc., etc., or grandchildren, merong susunod pagkatapos doon. Yan po nga naging kaso ni Senator Madrigal eh. Nung namatay yung kanyang tiya, meron siyang last will and testament pinamana dito sa certain people. Bakit hindi ako kasama dyan? Well, of course, unfortunately, she lost the case. So, we don't know what's going to happen there. But in any case, ang kailangan dito, kung wala talagang tangamana, eksang pupunta yung lupa, you have a right to it if you are one of the in line in the succession. Kasi kung walang anak, kailangan mag-lateral ka. Tapos, sa baba. Okay? So, make sure you consult a lawyer. Ay nako, wala na raw tayong panahon. Eh nako, halos hindi ko pa naumpisa itong pag-uusapan natin. Pasensya na po kayo at napako tayo dito sa agriculture. Marahil po sa mga susunod na programa, babalik tayo, titignan muli natin. Ano kaya ang pwede natin gawin dito sa ating bansa para magkaroon tayo ng magandang 2013? Ako'y naniniwala po, believe with me, our destiny is good because God is good. Amen? Salamat po marami and Happy New Year to all of you and God bless you. We'll see you next week.